Pursado na si Kilo Wash dito mag-pure. Pursado na sila lahat talo. Parang tam ko nga si Harry din pursado mag-purify. Ang hirap malaman. Ang ganda ng lineup ng dalawang team dito, Bobby. Ano kulang na ano? Marksman, baka mag ano sila dito. Moscow po kaya. Bruno. Ay! Ay! Pwede! Kaso may Akai, hindi ka pwede mag-alert na may Akai. Wala na, nangyayari na, tapos mangyayari ko yung... Nag-alert, may Akai buhay, tandaan yan ha, malakas yun. Para sa ano yan eh, Sicilian Curry? Kakai, babe. Kakai. Parang di ko nga gusto yung Hellcurt ha, parang... Tingnan natin, nasa ano to, nasa pag-control ni Kuya Rio. So ano to, Hellcurt side lane, tsaka ano, tsaka Leo mo. Leo Mords. Pamat. Double two. So, smash them. Pero ito na. Laban sa dalawang teams na to. Tingnan natin kung sino ang mananahig sa ating unang serie. Bungie and Butter. Your casters for game 5. Last game, mga kaibigan. Ano yun, Kuya Manjin? Anong pulso mo? Ang pulso ko, ano eh? Hindi ko alam, man. Parehas maganda lineup. Bigaya na. Nag-drone shot na yung camera, oh. Pag nag-drone shot na, ibig sabihin, ano na eh. Kumatagalan. Pero, Thirst, kung bibigyan ka ng prediction, still feeling ko stick tayo sa prediction natin. Ang mga prediction. Season 3, prediction mo, season 2, tama? Oo, sige lang. Ano lang tayo, at tayo ay humabpan. Yun na lang, tayo ay humabpan. Ayun lang. Naku, yun o, nagsasapakan sila dito sa baba. Sabi niya, kulit mo, nandun ka lang sa kabila. Yung aso, kinawag yung aso. Uy, naku, pero ayun na nga. Nagkabigayan to. Mr. First Blood. First Blood! Nagsalita na si Wolf, hindi niya na natiis! Actually, kanina din nagsalita yan eh. Hindi ko yung... parang ano lang, hinayaan lang eh. Pero si Mr. First Blood talaga. Yes, Sports Mr. First Blood! Sabi niya, hindi na pwede, hindi na maulit. Avaris Uranus. Mapipilitan na lumapit. Actually, mapipilitan lumayo si Jeff dito. At mahirap yun, sayo mo nun kung Hellcurt ka eh. Kasi melee ka eh, so tomati. Easy gold. Para dito kay Eson Esports. Pero meanwhile, Rio naman nakuha siya dito ng magandang steal ng buff sa baba. So I think ang kailangan nila gawin, dominate nila tong bottom lane and hope for them to win the baby at the top. At the top lane, FQT will fall down, tinarget siya ng malupit ni Eson. I mean, alam mo, Eson dito, ito yung talagang trademark na laro nila eh. Mahilig sila man baby. Ng isang carry talaga. And as we all know, kaya lang naman din sila tinawag na comeback kings because they really like the marksman setup. Diba? So, gusto nila yung mga cloud, gusto nila yung mga carry. So, sa mga times na yon, it really says a lot kung bakit sila naging comeback kings. The reason why you become the comeback kings is because you really like the comeback. Pero ito, naku, not really the comeback. Nagulat lang ako. Pero you really like your marksman. Kumbaga, ang kailangan mo isipin dito is kung paano nila ibibigay yung farm na kailangan ng marksman nila at paano nila gagamitin yung team insurance. Pero aside from that, wala naman ng iba. Few dito will go down, pero si Yaku is doing great. Well, sabihin natin dito, season 3 champions, they're utilizing fully yung potential nila into the early game. And I really like how they are playing this. Kumbaga, kailangan mo nga i-reserva yung insurance mo. Hanggang dulo. 2-3. Ladies and gentlemen, is the score and Rio, I think, is the one who is leading in terms of gold dito. Even though maganda yung naging simula ng season 2 and I think Rio with the Harit, this is a classic. Favorite niya to, Championship Harit, nakuha yung mga gusto niyang farm on his side. So, with this, ni-utilize niya to para makuha ng lamang and nakakuha sila ng space to the point na nakapag-push si Kiluwash dito sa bottom lane. And nahihirapan season 2 champions makapag-rotate. Bakit? Kasi nga meron pang trap si Last Season. Tapos meron ka pang nasabi na banda will fall. Tapos yun yung mga bat. Di parang design niya pero bitin ang damage dito ng side ng season 2 champion. Ultimate Numinom Plus sa dalawa. Sabay Pompiang Synchro Fission.
Oh, ito tamang trabaho lang, oh. Tamang trabaho lang. Oh. Wala personal. Tamang trabaho lang. Oh, wala. Ganyan talaga. No personality, work only, sabi na nila in English. Pero alam mo, no personality. Alam mo ko naman, Jin, ito lang yan eh. Kumbaga, si Kilo Wash dito, alam niya ako anong gagawin niya. At hindi sila nagsasayang ng oras dito. Yun yung maganda eh. Kumbaga, if you can get something working for the other lanes, then just do it. Kasi yung lane mo sa may baba is working to your favor naman na eh. Oh, man. Correct, correct. Di ba kung nag-GG kayo sa ibang lane, make sure na at least lamang kayo sa kabilang lane. No? Nahihirapan ang season 2 dito. Last team is doing a great job with the popular pupa para makakuha pa ng last hit dito. And syempre, kapag ikaw ay isang Sicilio, Bisaya, mahirap ang correct kumuha ng late game, lalo na kapag ikaw ay namamatay. So, wow, season 3 champion now leading with 5 kills. That he will try to hurricane dance his way doon sa bandang top lane, pero masyado nang aggressive si Rio. Nagpakilala na, ladies and gentlemen, si Rio no, sa game na to. At wala na makapigil kay Rio, paring bato. This is the Rio we know, this is the Archangel we know. And this is also the season 2 champions that we know na madalas lalagay sa alanganin. But the question is, will they be the Signal Ultra na kilala natin na nakakabalik sa mga bagay-bagay SM Esports dito? Hindi ako gusto ka na gusto! Oh my goodness! Setup! Perfect! Tapos ang boxing, mga kaibigan! The setup is real, sabi ng Season 3 Champion! Resurrecting soon. What was that? Easy items for Jay and Kiluash. Athena Shield plus Bloodlust Axe right now. This is gonna be hard for the Season 2 Champions. Lumilipad na, ladies and gentlemen. Ang Team Season 3, Easy Turtle na rin sa kanila to. Paano nangyari yun, Kuybatoys? Alam mo, hindi ko din alam eh, kasi at that point parang sineset-up na lang dito nung ano eh, nung Lolita eh. Something pushed them back papunta dun sa area na yon, the Numinum Blast hit and it was the perfect setup. And this is an all too familiar place, katulad nga ng sinabi mo for Signal Ultra, na lagi naman sila talaga nilalagay dito. Archangel, they really know how to push or they'll press the wrong buttons dito sa side ng Season 2 Champions. Kumbaga, lahat ng they'll press the wrong buttons dito sa side ng Season 2 Champions. Kumbaga, lahat champions favor, and look at this. It's really one of the things na kailangan mo bantayan eh. Paano gumagala yung offlane? If Kilowash right now is 0-0-3, then that means hindi siya napakusahan kahit isang beses. Yapisor, oh, binubuhos nila lahat dito para kay Ted. Sumipa dito si Pew, pero tatamaan natin na siya ng stun. No, hindi, makapag second skill siya, pero still, ayun na naman, may mga knock-up coming in, pero walang magkakapatayan, pero hindi yun ang storya, dahil ang storya is tatlo lang ang Season 3 champions doon sa skirmish na yon. And Season 2 champions, nagdadasal na sila, naka-quarantine na sila dito sa kanilang base at hindi na sila makalaba. Okay, so Rio is just 4-0-5 right now. Hindi siya maparusahan. Last year sa 2-0-7 for Popol and Koopa. Napakalaking bagay niya. And look at Kiluash, hindi siya nagdadalawang isip na iba to at iba to yung kanyang mga ultimate dito. It puts Season 2 Champions on notice. And what you have to look at is lahat ng waves papunta dito sa side ng Season 2 Champion. So there's no room to breathe, and Yako dito will be the primary target. Tingnan natin kung paano gagawin ni Tito. They really need a good initiation dito coming out from Tets, pero masyado talaga malaking task to, Manjin, para sa isang Akai. Oo, ang hirap nito. Si Tets na lang ang nag-iisa, and Season 3 Champions, sabi nila tapusin na natin, nagpagabi na dito, pero nahuli dito ng Pompey ang ladies and gentlemen, ang tatlo ng si Simpari, si Senior, pero si Akai pumasok mag-isa, wala na atang follow at para sa Season 2 Champions. Sabi na Season 3 dito, kami sa mid lane, si Pew ang magiging target singer. Ayun, nagpunti na si Pansaya, pero dalawa na Yaku coming in with the ultimate, pero still yung Phantom Steel ay nandong tapusin ngayon ang laban na to, Season 3 Champions.
mukhang eto na nga ata maring battle. Chumachani na lang si Desanya dito. Si Banks Lord, dinatry niya na lang ang kanyang best. Isa GG na ba ang tanong? Season 3 champion, isang tore na lang natitira sa baba. Well, this is looking very dire for season 2 champs. I don't think, ito man Gina, I don't think na possible ang comeback sa mga ganitong sitwasyon. Let's not sugarcoat it, talagang isa to sa mga pinakamahihirap na magagawa mo if you have a marksman on your lineup. Lord, kasi hindi talaga gumana para sa inyo and your tank is really pressured right now to perform at the peak level ng pag-set up. Pero tingnan mo si Kilowash dito, ganyan lang siya ng ganyan. He's just gonna force out etong kabayo na matakot bigla dito. Yung season 3 champ, yung season 2 champions. At bakit niya ginagawa yon? Because there are objectives on the map. If he uses it, there's a time na parang tumatansya-tansya pa ng onte yung Season 2 Champions kung lalabas sila. Pero ang gagawin ng Season 3, kukonvert na nila yon into an objective. So, Numinan Blast, will it connect? Yes, it will. Si Sirion gets caught up. GG! Makakonekta na nga. Monster kill para dito kay Rio dito. Nandun yung makis. Magbumpa si Sirion. Pero nag-asipaan. Si Rio, kung naman sisipa dito. Inapa ang damage dito ni maring Yaku. Yaku! Sa Shuriken Nation. Para kaya ako dito, it will give them 2 kills and I think it will give a little bit of a breather para dito kay Season 2 Champion. Para at least makambak sa game. Ang tanong, enough ba yun, Kuya Butters? I don't think it is, paring Manjin. They really have to find the miracle here. They made miracles happen way back Season 2, way back Season 1. Oh. But right now, they need to find that they really have to if they want to win this game. This is not your certain, this is not your typical Cinderella story na biglang kayang ibalik lahat ng pwede ibalik. At galing ka sa baba, tapos paakyat ka ng paakyat. The circumstances aren't really showing yung mga possibilities na yon. Definitely, paring Butter. Pero I think sana direct advantage yung Season 2 Champions yung opportunity na wala si Kiluwash. And si Rio dito, I think yeah, they played it safe. Oh, they played it safe. Wala silang pinitas. Actually, ngayon pa lang sila pipitas. And it is going to be a J on the Lolita J. Napag-second skill out pa siya. Still for the slow. So still, no casualties. Season 3 champions, naghahanap pa rin ng way para tapusin yung laban. Alam mo, yun yung discipline eh, kahit paano for the Season 3 champions. They're being very disciplined. They know that they... hindi pwede pumasok basta-basta yung Hellcurt dito. Cause inherently, counter pa rin si Akai kay Hellcurt. Oo, totoo. So ibig sabihin, parang hindi mo mabu-burst down, hindi siya ganun kadali. Kasi every single time na magkakatabi sila at pupunta mo si Sillion. Kasi naniniwala ako si Sillion yung kinakatakutan nila dito eh. Magkakadamage kasi si Sillion nila late. Oo. Ito kasi kung iisipin mo, Butters, easy access si Sicilion sa Harit. Lapag niya lang sa Zaman Fort, you know, yung Klo. Lapag niya lang, pero ayun nga yung makakalimitan, pero nasa rin ko dito, Jeff Cutie Forever. Oh, yun yung Deadly Poison Singer na hinahanil na Jeff Cutie Forever, mamamasyor yung Hadouken ang hinahanil nyo. Ayun na, Season 3 Champions. Ladies and gentlemen, ito na rin lang pinapantom Steve. There you go! Your victors for series number 1.